Yes, hello, magandang hapon po sa lahat ng aking mga kaagapay. Ito po si Kabong, magandang hapon po. Ako po ay merong isang magandang balita. Ito po ay yung maraming katanungan ng mga kababayan po natin tungkol po sa mga gumagastos po ng kanilang mga tiket pag-uwi po ng Pilipinas. Okay, ako po ay katatapos lang po ng isang radio interview doon po sa Manila po kay sa AFP, kung saan ako po ay na-interview ko po si POEA Administrator Bernard Olalia. Siya po ang ating POEA Administrator. Kung meron po tayong Administrator ng OWA na si Administrator Hans Kakdak, meron naman po tayong POEA Administrator Bernard Olalia. Alam niyo po, ako po ay nakakatanggap palagi ng mga request for assistance, mga nagreklamo dahil sila yung gumagastos ng kanilang ticket pag-uwi ng Pilipinas. Hindi po ba? Ito pong dala po ng pandemic, marami po tayong mga kababayan ay yung mga employers po na hindi sila yung gumagastos sa pag-ticket. Karamihan po sa mga gumagastos po ng ticket, yung po mga kababayan po natin, yung mga nasa bahay, bumibili sila ng ticket para lang makauwi sila. So, ako po ay napanayam ko si Administrator Bernard Olalia. Talagang itinanong ko po sa kanya itong matagal na katanungan na marami nating kababayan na humihingi ng tulong sa atin tungkol po sa kanilang mga ticket. Marami po tayong mga kababayan, sila ang bumibili ng ticket nila, o minsan hinahati ng employer nila yung kanilang mga ticket, o minsan may mga tawag ito, sila na mismo yung gumagalaw, bumubili ng kanilang mga ticket. Ito po, tinanong ko po ngayon si Administrator Bernard Olalia. Sabi ko sa kanya, sir, isa sa pinakamaraming problema po yung mga kababayan natin na pagkos ng kontrata, uuwi na, hindi sila makauwi dahil hindi sila ibinibili ng employer nila ng ticket sa eroplano. Meron pong mga kababayan tayo na sila mismo ang humahati, nagbabayad po ng kanilang ticket para makauwi ng Pilipinas. Ito po ang sagot ang ating POEA Administrator. Lahat po ng mga bumili ng ticket nila pauwi ng Pilipinas, pwede po ninyong habulin ang agency ninyo sa Pilipinas. Okay. Meron pong solidarity liability agreement between the both agencies, ang agencies na foreign recruitment agencies at ang local o ang Philippine recruitment agencies. Pag ang employer po ay non-compliant, hindi po bumili ng ticket ninyo, that is already a violation of the contract. Okay? Ngayon, dahil kayo po ang gumastos ng ticket nyo, dapat lang meron lang kayong prueba, ha? Pagdating nyo sa Pilipinas, pwede nyo pong habulin ng agency ninyo para makuha ninyo ang inyong mga ticket na ginastos. Okay? Ngayon, habulin nyo yan. Karapatan ninyo, habulin nyo po yan. Pag ang agency ninyo non-compliant, sa ngayon hindi nyo masisisi ang agency dahil walang deployment. So, hindi magbibigay ang mga yan. See, walang mga pera. So, kailangan nila magbawi. We have to understand naman din yung side ng agency. But you can file or you can pwede mong habulin yung ticket na binastos mo. Ginastos mo pa uwi ng Pilipinas pag ang agency po ninyo ay hindi po tumugon sa inyo, pwede po ninyo itong ireklamo sa POEA. Yan po ang inassure ng ating Administrator Bernard Olalia. Yung pong link ng aking interview through UpUp Pilipinas ay with Dokchi Mandap and Colonel Jerry Samudio, mamaya ibibigay ko po yung link para mapanood niyo po yung aking panayam kay POEA Administrator Bernard Olalia. Nando po ang sagot niya. So kung kayo po, okay, kung kayo po ay bumili ng ticket pauwi ng Pilipinas, habulin po ninyo ang inyong agency. Pag hindi ito ng agency ninyo sumagot o kayo ay binigay yung inyong ginastos, pwede po nyo silang ireklamo sa POEA. Malinaw po ang sinabi ng Administrator, that is a recruitment violation and meron pong solidarity liability agreement. Ibig sabihin po nun,
parehas sila, foreign and local recruitment agency. Pag may pagkakamali kay foreign, sakop din po si local. Alhamdulillah, nasagot po yung matagal ko nang gustong itanong para sa inyo. Dahil yan po ang pinakamaraming problema na nare-receive ko ngayon. Yung walang pambili ng ticket, sila yung ginagumagastos ng ticket nila, naghahati sila ng employer nila. Ganyan po. Kaya yan po ang aking good news sa inyo. May sagot na po ang ating POE Administrator, Bernard Olalia. Siya po yung POEA, yung saan nyo kinukuha yung OEC nyo. Yan po yung nakuha kong sagot dahil matagal ko na po itong itanong sa kanya kasi nandito ako sa Saudi, hindi naman ako makapunta ng POA. So ngayon, nagkaroon ako ng chance dahil mamamagitan po ng APA Pilipinas ni Colonel Jerry Zamudio and Doc Chi Umandap, yung ating OWA Board of Trustees. Nagkaroon po ako ng chance na matanong ko po at talagang makuha ko yung sagot po ng ating POA Administrator tungkol po sa inyo. Kaya, okay? Pag kayo po ay bumili ng ticket ninyo, kailangan po meron po kayong proof na talagang kayo ang bumili ng ticket ninyo. Okay? That is good po. That is a good news po para sa mga kababayan. Kung kayo po ay gumastos na ng ticket ninyo, habulin po ninyo. Kasi sinabi ko talaga kay POA Admin Olalia kanina, sabi ko, sir, maliit lang ang kinikita ng mga kasambahay natin. So, kung babawasan pa na natin yung sahod nila, ipambibili ng ticket nila, wala naman nang maihahabol ang mga, wala na magagamit ng kababayan natin pa uwi. Di po ba? Maliit na nga lang kinikita ninyo, babawas pa yung ticket ninyo, kawawa naman kayo. Eh, hindi naman ako papayag ng ganun. Kaya I really make sure na maitanong ko sa kanya to at makuha natin ang sagot niya. Kaya kayo po, pag bumili ng ticket pa uwi ng Pilipinas, pwede po niyong habulin. Pag halimbawa hindi tumugon ng agency nyo, gamitin po nyo yung link. Mamaya ipapasok ko yung link ng interview ko kay Administrator Olalia at naduduan po, sinagot niya yung tanong ko na pwede po ninyong habulin ang agency para mabalik po ang perang pinambili ninyo ng ticket ninyo. Okay?